maliit na bagay lang ang hiling ng anim ni taong gulang na si Ineng. Magkaroon sila ng sariling TV. Mahirap lang daw kasi sila. Kikinood lang siya sa kanilang kapitbahay. Sinasabi ko, princess, nananood lang ako sa TV niyo. Pero ang nakikinood lang, pangarap din palang mapanood sa TV. Kaya si Ineng, sasali sa Wowowin Willie of Fortune! Mga batang grade 1 sa pasukan! Boy po o girl na cute! Nanonood siya. Ngayon nung umuwi siya sa bedad, sali tayo kay Kuya Will, bakit? Mag-audition yung mag-i-graduan, di pa po mag-i-graduan ako. Wala pong baon, at saka wala pong breakfast pag umaga. Palagi po din nag-aaway sila daddy at mommy dahil sa pera. Ano yung kot po, at saka iiyak. Kaya nag-audition sila. Please welcome Ineng! At sa daan-daang nakipagsapalaran, si Ineng pasok sa Willie of Fortune. Ineng, ano ang gusto mo pag ikaw ay malaki na? Doctor! Doctor? Bakit gusto mo maging doctor? Para gamutin pag may sakit na si daddy. Bait naman. Ano gusto mong hingin sa akin? Pero! Bukod sa siya'y bibong-bibo, ang talagang hinangaan ng mga manunood kay Ineng kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Ano ko siya sabihin kay Ineng? Ineng, mahal na mahal kita. Mag-aral ka maigi. Opo, Mami. Ano ko siya sabihin kay Mama mo, kay Mami mo? Mami, mahal na mahal din kita. Ineng, bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin. Diyan nakakaiyak po. Minsan may isang bata na pasali sa pa-contest ng Wowowin. 6 taong gulang lang, pero sa kanyang mga pinagdaraanan, daig pa niya ang matanda. Palipat-lipat lang daw ng bahay noon sina Ineng hanggang nabigyan sila ng isang unit sa pabahay na ito sa Bustos, Bulacan. Dito sila nakatira kasama ni Ineng, si Tatay Nestor, Nanay Winnie at ang 6 pa niyang mga kapatid. Palipat-lipat-lipat po kami ng bahay pero ngayon hindi na po. Sisikipan po kasi dami po kasi namin doon. Ano po, nahihirapan. Baon daw sila sa utang, lalo na nung naaksidente ang kanyang tatay Nestor. Wala ka malang mahiraman, tapos lalapit ka sa kamag-anak mo. Marami ka pang naririnig kasi ginusto mo yan. Dapat hindi ka na nag-asawa. Yung maraming sumbat na ang kamag-anak ko. Di bali tayo kawawa mga magulang eh. Huwag lang mga anak natin, nakikita natin na nilalait eh. Dahil nagtatrabaho sina Tatay Nestor at Nanay Winnie, si Ate Danilyn ang naghahanda ng pagkain. Si Ineng naman tumutulong sa pagbabantay sa kanyang 8 buwan na bunsong kapatid, si Ariana. Dindidi yung ito. Ito ko po, dindidi. Kasi po, gusto ko po makatulong. Sa eskwela, star si Ineng. Kahit sinong makasalubong niya, kahit hindi niya kilala, lagi niya pong binabati. Mahalata mo talaga siya pagka-absent po siya. Kasi lagi siyang hinahanap. Makulit po siya pero sobrang bait ng bata at napaka-responsable. Minsan nga lang po, hindi maiiwasan yung lagi po siyang absent. Problema pala, walang baon. Gusto mo si teacher mo? Apo. Bakit? Palagi po kasi naka-makeup. Gusto ko po kasi palagi po ako naka-makeup. Mula eskwela, pag-uwi ng bahay, hindi pa rin nauubos ang energy ni Ineng. Siya raw ang tagapawi ng pagod ng kanyang mga magulang. Prinsesa ng pamilya yan. Mahal na mahal ko yan eh. Dahil nag-iisa siya. Dami kong anak na lalaki. Katulad namin marami anak. Napakahirap talaga isipin sa araw-araw eh. Pero ano pa bang gagawa ko? Andiyan eh. Binigay na sa amin. Hindi. Gapang na lang. Hilig ni Ineng na manood ng makeup tutorial sa YouTube. Pero dahil walang sariling cellphone, nakikinood lang siya sa cellphone ng kanyang ate. At
para makatulong sa kanyang pamilya. Si Ineng sumali sa Wowowin kasama ang dalawa pang mga bata. Kayong tatlo na magja-jackpot! Pasok sila sa jackpot round. Mag-isip na kayo. Tulungan nyo, lola, nanay, tatay. Sa 10 kahon, ang nanay ni Ineng ang pumili ng pulang kahon. Ang pinili na yung green, pink, saka yung ginto. Puro binuksan ni Kuya Will, wala. Binigyan kami siya isa pa. And naisip ko kasi yung damit niya. Binulungan ko yung mga kasama ko, pupula ka ako. 30,000 pera o kahon! Nagsimula na ang tawaran. Kahon! 40,000 pera o kahon! Pero pagdating ng 50,000 pesos. 50,000 na, pera o kaon? Pera! Nakiusap sa amin yung matanda na kailangan nga pera dahil magbabirthday up po. Nayunan na lang namin noon. Ngunit matigas, sina Ine. 70,000! Kahon pa rin! 80,000! Pera kaon! Nung umabot na ng 80,000 pesos, nagmakaawa na ang isa nilang kasama. Kaya sina Ineng bumigay na. Ang hindi nila alam, ang laman pala ng kahon bagong kotse, bahay at lupa at 1 million pesos. Sa huli, ang naiuwi ni Ineng na pera, 41,000 pesos. Niiyak po. Hindi ko po kasi nakuha yung mga jackpot. Ang premyo, ipinambayad ng utang, ipinambili ng bigas, gatas at pambayad sa kuryente. Binilhan na rin ng cellphone si Ineng. At para hindi na siya nakikinood lang sa kapitbahay, pinaayos na po namin yung TV. Sobrang saya. May cellphone na po ako. Dahil halos naubos na ang napanalunan ni Ineng. Tanggapin po ninyo ang aming munting regalo o handog. Binigyan sila ng aming programa ng dagdag na panggastos. Pambili ng gatas ni Bunso bukod sa mga regalo kay Ineng na mga laruan at gamit sa eskwela. Meron ding nagbigay kay Ineng ng scholarship. Tanggapin mo ang Certificate of Scholarship kasama ang Happy Wonders Club ng Bustos. Office of the Municipal Mayor, Certificate of Scholarship is hereby granted to Nina Boridas ng Barangay Bunga Mayor as the College Scholarship Grant Recipient under the Scholarship Program. Thank you po! Welcome! Maraming po si Nana. Natutuwa po. Kahit isang man na sana ko eh, nakatapos. Sa mga taong gusto tumulong sa amin. Maraming salamat po. Nagulat kasi ako. Marami po kasi yung regalo. At saka marami yung meron kami. Thank you po sa lahat. Ngayon, naiiyak na. Hindi sa lahat ng pagkakataon, may tsansa si Ineng na manalo ng jackpot. Pero ang mga batang katulad niya, may ticket para matupad ang big time na pangarap. Yan ang edukasyon. Natuwa ka rin ba kay Aling Maliit? Tweet na gamit ang hashtag KMJS.